Adrian ay nadiskrasya. At pagpunta niya sa hospital ay nagtanong agad siya sa information sa mga nurse na naandun at tinanong siya kung kaano-ano niya nga ba ang pasyente. Sinabi niya na siya ang wife nito. So itinuro ng nurse kung saan ang room nito ni Adrian at dali-daling pumunta doon itong si Monica at nadat niya na doon itong kanyang ina na nasa labas pa ng room. At doon ay nag-usap muna sila sa labas ng kanyang ina habang itong si Adrian ay nasa loob pa. At ito namang si Nicole ay dali-dali rin pumunta sa hospital at naon na lang ng ilang minuto itong si Monica. At nagtanong din itong si Nicole sa information doon sa nurse din na tinanungan ito ni Monica. At itong dalawang nurse na to, nang tanungin itong si Nicole kung kaano-ano niya ang pasyente, sabi ni Nicole ay siya ang wife nito. At at tinuro din ng nurse kung nasaan ang room nito. Subalit pag alis ni Nicole, nagtanungan yung dalawang nurse, ba't dalawa ang wife? So, nagtaka lang naman yung nurse na yun. At doon ay dali-dali na rin pumunta itong si Nicole. At nadatnan ni Nicole, nagsipang-abot sila nitong si Monica. At doon ay nag-hysterical itong si Nicole. At ang ginawa pa dito ni Nicole ay nagsigaw-sigaw pa siya doon. At sinabi niya na, bakit ngayon ka pa? Kung sinisisi niya kasi si Monica kasi noon daw wala itong si Monica at iniwan itong si Adrian. Samantalang siya hindi niya iniwan itong si Adrian kaya siya daw ang mas may karapatan dito. At nagtataka itong si Monica at ganun na lang ang reaction nitong si Nicole. At itong ina ni Adrian ay bigla namang dumating at itong si Nicole ay kanyang inaawat. Pinapahinto niya ito sa pagsalita at pinapaalis niya itong si Nicole at sinabihan niya itong tumigil na at umalis na dahil wala siyang karapatan. At itong si Nicole ay hindi nagpaawat, patuloy pa rin itong sa pagsisigaw at sa pagsasalita laban dito kay Monica dahil siya nga daw talaga ang mas may karapatan dito kay Adrian at siya ang nagmamahal dito. Subalit, walang nagawa itong si Nicole nang si Monica na ang magsalita. Sinigawan siya nito ni Monica na Nicole. Ganon. Tapos, hindi na nakapagsalita itong si Nicole kasi galit na itong si Monica. At pagkatapos na sigawan siya nito ni Monica, ay humingi siya ng tawad dito. Humingi siya ng pagkakataon na mabisita niya itong si Adrian na mamakita niya lamang itong si Adrian kahit ngayon lamang. At yun, dahil nga sa mabait naman itong si Monica, pinayagan niya itong si Nicole na mabisita itong si Adrian. At nung medyo makaka-recover na itong si Adrian, nandoon pa rin siya sa recovery room, subalit bumisita itong si Nicole at nagtaka itong si Adrian na bakit ikaw ang nandito, asan si Monica? At ang sabi ni Nicole, bakit hindi na lang ako? Sabi ni Nicole, yan, sabi niya kasi bakit ay siya na lang daw, sabi ni Nicole, wag na si Monica. Kasi siya naman daw ang nagmamahal. Sabi naman ni Adrian, nagsisimula na ulit kami ni Monica na mabuo yung pamilya namin. At itong si Nicole talagang desperada talaga. Bakit hindi, siya na lang daw or ang buuhin na lang na pamilya ni Adrian ay sila at ang kanyang anak dito kay Nicole. Ayaw naman ni Adrian kasi nga mas mahal niya itong si Monica at hindi niya naman talaga minahal itong si Nicole. Subalit itong si Nicole ay iniwan pala ang kanyang anak doon sa kotse niya nang nag-iisa, nang walang kasama doon at nag-iiyak ang bata na yung kawawa naman. At yun, habang nakikipag makaawa itong si Nicole kay Adrian, nagmakaawa kasi itong si Nicole kay Adrian na siya na lang ang mahalin. At umiyak pa nga ito sa harapan ni Adrian at hindi naman siya pinagbigyan ni Adrian na maging sila kasi nga si Monica ang kanya talagang asawa. At doon itong anak naman ni Nicole ay nahimatay doon sa loob ng kotse at buti na lang ay nailigtas ito ni Monica at dali-daling tinakbo sa emergency. At nang malaman ni Nicole na naandun na nga
ay nagpasalamat siya ng husto dito kay Monica at iniligtas nito ang kanyang anak. At tinanong niya si Monica na kung siya ba daw ang nandoon at nakulong doon sa kotse na yun, iniligtas ba daw siya ni Monica. At wala namang sinagot ito si Monica na natiling tahimik. At ang sinabi na lamang ni Nicole ay patawad. Patawarin daw siya nito. Nagmakaawa at naghuhingi ng tawad itong si Nicole kay Monica. At ang tanging sinabi ni Monica ay alagaan mo ang iyong anak dahil baka dito mo mahanap ang lahat ng pagmamahal na hinahanap mo noon pa. At yun lamang ang sinabi ni Monica kay Nicole at hingi ng tawad itong si Nicole kay Monica na hindi na rin naman pinansin ni Monica. At doon ay sa last na paghingi ng tawad ni Nicole ay umalis na itong si Monica nang walang pasabi dito kay Nicole. At doon itong si Nicole ay talaga namang nagsisisi sa kanyang mga kasalanan na ginawa dito kay Monica. At ito namang si Monica ay pag-iisipan yun kung mapapatawad niya pa itong si Nicole. So, ayan lang guys yung update ko dito. So, ito po ay review and reaction ko lamang dito sa Legal Wife. Ayan, na kung saan ay pinagbibidahan niya nga ni na Angel Luxin at Maha Salvador at ni Jericho Rosales na kung saan sila ay nag-aagawan sa isang lalaki na kung saan naman ay itong si Nicole ay humihingi ng pagmamahal kahit kanino. Basta bakamtan niya lamang ang tunay na pagmamahal. At ito namang si Monica ay nasa kanya na ang lahat, subalit nagkasala ang kanyang asawa. At ayan guys, tutunghayan naman natin ang mga susunod na episode kung ano nga ba talaga, kung mapapatawad nga ba or mabubuo ang pamilya nitong si Monica nakasama si Adrian. At ano kaya ang mangyayari doon sa anak ni Nicole? Kung magiging okay nga ba ang kalagayan nito matapos na iwanan ni Nicole sa kanyang kotse? At nailigtas naman ito ni Monica. So, ayan lang guys. So, thank you so much for watching and huwag kayong magagalit kasi wala itong video kasi ito po ay kwentong full story. Ayan. Full story to sa full episode na napanood ko lang naman sa Legal Wife. So, ayan guys. And thank you for watching. And shout out sa lahat ng mga nanonood sa akin at sa mga nagsusubscribe. Bye!